So yung what's up mga boss? So for this episode mga boss, so ito wala nang intro. So may share ako sa inyo mga boss muli na kaunting kaalaman, dagdag kaalaman. Especially, ang video na to ay para sa mga welder ng stainless. So ayan mga boss. So may ibibigay akong tip about sa yan, glass holder o glass clip. So yan mga boss, so ito ay isang glass holder. Itong nakikita niyong hawak-hawak ko ngayon mga boss. Pero meron itong isang bagay na hindi alam ng mga beginners na welder na naging stainless. So syempre, yun nga, especially sa mga beginners, so kailangan at kaya i-share ko sa inyo mga boss yung isang nagiging problema nitong holder na to o problema ng mga nagkakabit ng salamin. So yan mga boss, i-share ko sa inyo. So yun mga boss, so itong holder na to mga boss, ang isang nagiging problema nito ay kung paano ito ikakabit o i-install o i-welding doon sa kanyang pinaka-frame. Dahil mga boss, ang nagiging problema minsan ng holder na to ay pag ikakabit na natin yung salamin. So ito mga boss, kalimitan ginagamit ito sa mga tempered glass. So itong clip na to. So ngayon mga boss, minsan kapag kinakabit na nila yung salamin, hindi nila na ibabalik ito cover ng maayos. So kalimitan, nagtataka sila. Mabilis nilang natatanggal itong cover na to, pero minsan hindi nila maibalik ng ayos. So bakit mga boss yun? Tatalakayin natin yun. Anong problema nun? So ngayon mga boss, ang nagiging isang problema nito ay sa pag-welding nito. Itong pinaka nasa likod niya. So ito kasi mga boss, kapag winelding natin, halimbawa sample, ito yung frame natin, nakadikit siya. Tapos winelding natin mga boss, alam nyo ba na nagko-compress yan o hinihigop o lumulubog itong ating glass holder doon sa ating frame. So ibig sabihin, parang bumabaon yan mga boss kapag winelding mo yan. Sinihigop kasi na welding ito bakal na to, kumbaga kinukong pinapress niya yan. So ngayon ang mangyayari mga boss, itong pinaka-cover na yan, matatanggal. Pero once na naibalik mo yan mga boss, kinabit mo yung salamin, and then binalik mo itong cover na to, hindi mo na mai pasok ng mabuti itong tornilyo na ito mga boss. So ayan. So ngayon, ang iba ginagawa, hinahasa mga boss ito nung nagkakabit ng salamin. Ang problema, syempre minsan yung installer ng mga salamin, ng tempered glass mga boss, eh wala yung dalang render. Kasi yung mga tempered glass mga boss, automatic tamas na yan, ikakabit na lang. Dahil yan ay niluluto mga boss yan, hindi yan tinatamas dito. No? So pinaluluto yan doon sa kung saan natin bibili yung ating tempered glass. And then may butas na rin yan automatic mga boss. Yung iba, kung may, dapat butasin. Pero sa katulad nito, syempre wala naman itong butas. So ngayon mga boss, yun na nga, nagiging problema. Hindi na rin ibabalik na maayos itong cover na to. Ang solusyon dyan mga boss, kapag winelding natin ito sa frame, doon sa mga tubular, ang gagawin natin mga boss, simple lang. Sasapinan natin yan ng plain sheet. Mga boss, o kahit anong plain sheet, kahit gano'ng kakapal mga boss, para magkaroon lang siya ng clearance. So para pag welding natin mga boss, hindi yan hihigupin o hindi yan lulubog mga boss. So ayun ang nagiging yun ang paraan na kailangan natin gawin mga boss. Ano? Kakalsuhan lang natin ang plain sheet bago natin i-spot. And then pag naka-spot na, tanggalin ulit natin yung plain sheet mga boss bago natin yan i-pull wheel. So ayan. So hindi nalulubog yan. Ito mga boss, hindi na yan kakalso. So di ba? Yun ang napakasimpleng paraan lang. Yun na kasi minsan yun nga, pag walang dalang render, yung magkakabit nung tempered glass, eh hirap na hirap sila. So ngayon naman mga boss, pwede nyo naman yung solusyonan ng kaunti. Ang gagawin nyo naman mga boss, pwede nyo pukpukin dito. Pag kinabit nyo, ayaw bumalik, ayaw pumasok, pwede nyo pukpukin ng kaunting-kaunti lang na pakiramdaman nyo napapasok na itong mga screw. So yun mga boss, so ganun lang kabilis yung ating solusyon dito. So yan, maraming mga installer ng mga tempered glass na kalimitan, yun ang nagiging problema nila. So pagkatanggal nitong cover, and then pagbabalik nila, hindi nila nababalik ng maayos. Dahil nga mga boss, ang nangyari kasi, itong si glass holder, eh nung winelding, lumubog na dun sa frame. So ayan mga boss, wala na siyang clearance. Kaya, sikip na to. Diba? So ganun lang mga boss, ang aking simple tips dito sa glass holder o glass clip na aking hawak-hawak.